yung A45 na makina. I-rebuild natin siya, guys. Kung titingnan mo, halos parehas lang sila ng makina, pero may mga pagkakaiba yan, guys, sa kanyang camshaft at sa kanyang accessories. Parehas lang sila ng forma, pero may kaunting diferensya yan, may kaunting pagkakaiba. Ayun, may aro yan. Dito yan sa unahan. Ayan. Dahan-dahan lang ang pagpasok, guys. Ang sleeve talaga original, hindi pa na machine shop o hindi napalitan ng kagaya nito yung bore, mas napakadali niyang papasukin. Pag na machine shop na kasi, pag machine shop naman, hindi yan nilalagyan ng ano, parang yung imbudo bagang yung pagano ng kaunti. Kaya nahihirapan ang mekaniko magpapasok ng piston. Yan ang kadalasan sa ibang machine shop, guys. Ganyan. Ito nga pala kung nasaan ito, tapat nito.
pinapalapat-lapat na yung best ng kampo. Para tumuloy-tuloy ang pagpasok. Yun. Tapos i-torque na natin. Okay. Guys, tatabukin natin. Tingnan nyo to, ito ang kailin niya. Tsaka ito. Ayun. At itong may o-ring, ito yung guys sa likuran. Itong wala, dito pa sa unahan. Dalawang mag-sip. Titingnan ko lagi yung timing. Kailangan sakto siya. Para kasi yan, pagka mali sa timing, mag-vibrate ang makina nyo.
Nga pala guys, ang A45, seal A45. Meron siya ditong o-ring. Ayan. Kapag wala siyang nakatuhog dito, obligado kayo maglagay ng o-ring. Kasi parehas ang oil pump, may pagkakaiba sa sistema. Yung sa C200 naman, na 4 cylinder, mayroon siyang nakabara dito, nakatuhog siyang ganyang kahabang ano. Tapos ito wala. Okay. Kinabit natin to. Tapos kakabit natin ang kanyang sprocket. Kabit natin ang kadena. Kadena siya ng oil pump. Titingnan yung dalawang o-ring. Dalawang o-ring. Nandyan. Lagay nyo ng ganito. Lapak nyo na. Ayun. Pumasok siya guys. Diyan natin ang bolts. Tatlo ang bolts niya. Kita natin. Pagkita ng number chain, hindi ganyan mo lang ang kaunti. Okay. Mali. Ayan. Ayun. I-guide siya dito sa baba. Ayan, lagay natin ang timing chain. Yan, kung nakikita nyo, meron siya dito ang ganyan. Wala yan, huwag kayong maniwala dyan. Wala siyang timing sa ano, sa kadena. Wala siyang timing dito. Talagay nyo lang siya ng ganyan. Yun. Tapos, maglalagay na tayo ng timing overhaul. Yan. Kakabit na natin yung kanyang timing cover. Ayan guys, lalagyan nyo ng silicone. Kasi pag hindi nyo nalagyan ng silicone, maglilig ang ano nyan. Ngayon lang ko tanto ah. Ngayon lang. Ipapundo ko lang ta.
Ang buong araw ko yan. Hindi. Nipita lang natin. Sunod, natawid natin ito. Bago tayo maglalagay ng crankcase. Ayan. Ito na guys. Ilalapat na natin ang kanyang crankcase. Sasarahan na natin siya. Ayan ang finishing niya dyan sa ibabaw. Sa panglalim pala. Ang ibabaw. Ilalagay na natin yung mga bolts ng ating tingnan natin ulit baka may naiwanan double check lang lock ha? Meron siya guys ng 23 volts pati ito yung mahaba na itong may XC 21 natin.
Sir Al, give me the cylinder head. Tayo ng gasket, guys. Ito yung kanyang dalawang guide. Yan guys, ito na yung kanyang cylinder head. Nakukuha lang natin galing sa machine shop. May nakapangalan pa yung Freestyle. May crack ang cylinder head niya. Miritoki lang din nila yun. Winildingan sa loob. Tatanong kayo, wala pala siyang anong tawag doon, washer, kasi nandoon na siya, naka-built-in, hindi mo yung matatanggal, naka-ano na siya. Naka-lock. Tapos mayroon dito, tatlo. Maiksi. May dalawa siya dito at may isa dyan. Siguro tinanggal yung kasama ko doon sa labas. Kaya hindi ko alam nasa. Bago natin pala higpitan, nalagyan na natin siya ng mga tapal. Baka mahulugan sa loob ng dumi. Hindi maganda. Higpitan muna natin ang impact tools. Kaunting pitik lang.
bago natin higitan ang spring. Pinigpitan muna natin siya ng 70 para lapat. Yan, 70 yan. Yan, 100 din natin. Ang kahit ang maximum type niyan, guys. Kasi ingatan din ang paghihigpit nito, guys, kasi maliit lang ang bolts niya. Kailangan ano, darandahan yung pagpapalapat, hindi mo bibigla sa isang daan agad yan. Yan ang naluag. Ayan. Ayan. 100 siya, guys. Lock. Una 70. 100. Ayan. Naglalagay tayo ng lifter, guys. Ilog muna natin. Kailangan ito, may reset nyo. Kailangan malambot kang ganyan. Dahil pagka umandar na siya, kusa siyang na-adjust. Sa unang andar niya talaga, may lagatak yan. Pag hindi nyo kasi ito, guys, pinalambot, minsan nangyayari ang misfire or ano, kasi stuck up, umangat.
Yan ang kanyang ruler guys, dalawang klase. May isang mataba, may isang matangkad na payat. Ang payat na ito dito sa intake. Tapos ang mataba na ito dito sa exhaust. Kailangan guys, lapat na lapat at pumasok sila sa lock. Pag nilapat nyo na, titingnan nyo. Isa-isahin nyo yan. Para sigurado kayong hindi kayo malulos compression or hindi pupod. Yan guys, pwede nyo makabit yan ng baliktad, ganyan. Pasok yan. Ito. Pwede nyo itong malagay ng ganito, pasok yan. Pero ito ang tunay niya. Nasaan yung butas? Nandito. Ito yung exhaust. Exhaust camshaft. Ayan. At ito yung intake guys. Ayan. Tubul cam yan guys. Isang mababa, isang malaki. Musang nag-a-adjust siya pagka nag-evolution kayo. Ito na yung bracket niya. Apat yan. Thank you.
paliktad. Dito siya sa dito. Ito, inside sa kailangan guys, naka-align siya. So na guys, mag-set up tayo ng timing chain kahit wala tayong guide. Ayan, nakalapat siya dito. Tapos ito, dalawang gilid. Curbol siya dyan. Nakataas ito. Tapos ito naman, wala na yung marka dito sa gilid, nabura. Niliha yata ng kasama ko. Dito ang timing niyan guys, ito. Yung dalawang gilid na yan. Yung kanal na yan, kanal. Ayan, ganyan. Yan, nakita nyo naka-bi-strip lang yan. Naka-bi-strip siya para hindi gumalaw yung marking point dito sa gilid. Ayan. Tapatan nyo yan. Ayan. Hindi mahirap-hirap lang siyang papasukin dyan guys. Dito sinano siya sa gilid eh. Nalabas. Ayan. Medyo mahirap-hirap lang yan guys. Ito naman, dito pa rin. Ayun. Lagyan natin ito para pagpapak.
Lagyan natin ng tinsuler. Ito natin. Yung pinaka-timing niya, ito, naka-flat siya dyan sa gilid, pantayan. Pag nawala ito guys, itong markang ganyan, dito na kayo magbabasit. Yung iba pinalinisan nyo, nawala yung marka, at wala kayong timing guide. Yung marka dito, nawala, no? Dito na kayo magbabasit. Yan. Tapos itong dalawang ito, nakataas yan. Ito naman nakataas ito. Yan. Dating naman sa crankshaft, ito yan guys. Okay. Ibutin kung tama ang ating timing. Okay, ayos guys. Tama. Ayan, naka-timing siya dyan. Naka-timing din ito. Yan, mahaba guys, dito yan. Tapos sunod yan, maiksi. Maiksi. Tapos may apat din dito mahaba. Okay.
natin yung fitting over tight. Titigas ang kanyang dito. Ano kasi tayo, may repeat nyo guys. Ito. Ayan. Zero P. Ganyan guys. Zero P. Zero P. Dito wala siya guys. Wala kayo makikita dyan. Dito naman kayo titingin sa likod. Ayan. Ito na yan. Yan parang anong yan oh. Yan parang dot na yan. Tapos ito naman nasa gitna. Exhaust. Ayun. Nandito nyo yan. Tapos dito ito. Ayun. Ayan, ito din na guys. Komplikohan na lang natin accessories. Tapos na tayo yan. Kakagot na natin ang gulo. At siya nga pala ng mga boss, ito na. Ayan, buo na siya. Mga accessories na lang yung kakagot natin guys. Tapos lilinisan natin. Ikakagot na natin sa body. Ikakagot natin yung turbo. Lahat. Hey guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.